So, G-Credit versus Maya Credit, which is better to avail nga ba? So, recently lang, I just uploaded a video regarding my Maya approved credit limit. Some of my viewers na kinakompare nyo sa G-Credit versus Maya Credit, kaya nga po sa video na ito, pag-uusapan natin yan. Of course, di na tayo paligoy-ligoy dito. Anyways, based on my experience na, nung na-affair na ko kay G-Credit, matagal na ako ang GCash user. Time, hindi pa well-known yung GCash loan products, which includes nga si G-Credit. Pero kasi si GCash, meron siyang sinusundan po na G-score. Pag mataas yung G-score mo, maa-unlock mo si G-Credit. While itong si Maya Credit, no, matagal na akong may Maya account. Pero taon ko talaga hindi siya ginagamit, hindi ginagalaw, walang activities. So, recently lang talaga, few months lang din talaga ako nag-strive dito para ma-offeran ng Maya Credit. So, yung maganda kay Maya, wala siyang sinusundan na Maya scoring compared kay GCash na may G-score na sinusundan. Once na eligible tayo and may offer po tayo kay Maya, is talagang automatically ma-avail natin ito. Sa experience ko po talaga, kapag wala ka talaga activity na ginagawa sa Maya, no, like pay bills, mag-fund sa wallet, mag-buy load, so talagang hindi ka rin talaga uusap, hindi ka talaga ma-offeran nila. So, ganun yung sa experience ko kay Maya, no, nung na-offeran ako ng Maya Credit. So, by the way po, G-Credit and Maya Credit are both payment method and withdrawable. So, good as cash. So, they function as a payment option to pay bills, to buy loads, scan a QR code, QRPH. Lagyan na nga po na-mention ko na withdrawable siya, good as cash. So, yung pagkakaiba nila, si G-Credit po is hindi siya transferable, good as cash, directly to our GCash wallet. So, from G-Credit, itatransfer natin taking GCash wallet, it's not possible. Nagiging possible lang siya kasi dadaan po tayo sa ibang payment channels kaya Dragon Pay. I have a lot of videos dyan kung paano ko po siya kinonvert. Kinonvert ko po siya via own bank, via coins.ph, via CIMB bank, and many other more. While si Maya Credit po talaga is inaallow niya po talaga na i-transfer itong offer po natin sa Maya Credit to Maya Wallet directly. Now, when it comes to the interest rate, medyo dito tayo magkakatalo talaga. Si Maya Credit offers a quiet high interest than G-Credit. Sa experience ko, no, and mostly din doon sa mga viewers ko na nagsasabi ng kanilang mga interest, nag-range lang po siya sa 6% to 10%. So, based sa experience ko, no, as first time na nakapag-avail ng Maya Credit, ang offer po niya sa akin is 9.55%. That is the effective interest rate. And meron din tayong mga viewers na nagsasabi na 6.5% interest lang daw, 7.5% interest lang daw sila, or 8% lang daw sila. So, ganun. Iba-iba. Every individual may vary po. So, depende po yun sa evaluation or credit scoring natin. Depende po talaga yun sa offer or credit assessment po or credit evaluation po ni Maya po sa atin. So, iba-iba po ha. Hindi siya standard pero doon lang po siya nag-range. Actually, sa akin mataas eh. 9.55%. Mataas na po yun. So, 1 month. 1KG credit ko po is 5% monthly lang siya. As in, talagang mababa yung kanyang interest over kay Maya Credit. But ang good thing naman sa dalawa, no, between Maya Credit and G-Credit, no, parehas po silang revolving credit. So, once na nagbayad tayo, maa-avail or makukuha or mapapangutang ulit natin yung binayad natin. So, ang pagkakaiba lang po nilang dalawa, si G-Credit po ay may minimum amount to pay or minimum due. Hindi mo kayang bayaran yung total amount due mo, so nag-o-offer siya ng minimum amount due. While kay Maya Credit po, is talagang buo mo siya dapat bayaran, no? Wala siyang pa-minimum amount to pay. So, yun lang naman yung pagkakaiba nila, which is pabor po talaga sa atin na may minimum amount to pay tayo. Kasi kung minsan naman hindi natin masasabi, nag-ipit tayo. So, at least, no, legal pa rin na makapagbayad tayo ng minimum amount to pay. But I advise pa din po na bayaran pa rin natin siya as total amount due to pay. Kasi para hindi masira in the long run yung ating record dito kung bayad tayo ng bayad ng minimum amount to pay. Maganda lang kasi yan kung minsan nag-ipit ka, pero huwag nating gawing routine kasi masisira yung ating credit scoring po in the long run. When it comes to the loan offerer naman, no, mas pabor tayo kay Maya Credit. Kasi ako, nag-start ako kay G-Credit, I think 1,000 pesos. Tagal ko na kay G-Credit, lagi ko siyang ginagamit pero sobrang bagal ng kanyang usad. Tagal ko na kay G-Credit, ang credit offer niya sa akin ngayon is 5,000 pesos pa lang. While nung nag-apply or nag-avail ako ng Maya Credit, nag-activate ako, ang first offer niya sa akin is 5,000 pesos agad. So medyo may pag-asa tayo dito kay Maya Credit.
credit na medyo tumaas talaga yung ating credit limit dito agad compared kay G-Credit. Anyway, si Maya Credit kasi is powered by Maya Bank, di ba? So, banko rin yung may hawak sa kanya. While si G-Credit po is powered by CIMB Bank. So, bank pa din. So, kapag ganito kasing bank yung nag-ooperate sa isang credit line po, no? So, asan talaga natin na medyo mabagal yung usad or mabagal yung increase niya, no? So, ang dami niya po kasi tinitingnan na grounds para ma-offeran kanya. Like, imo-monitor ka muna niya kung meron ka bang mga na-abandon na loans outside Maya Credit or outside Maya, outside GCash Credit. So, doon po talaga silang mag-assess. Kaya huwag tayong medyo umasa talaga dito na talagang aasahan natin na sobrang taas ng increase na. So, no po, hindi po sila ganito. Dahil po bank yung may mga hawak sa credit line na ito, si Maya Credit at si G-Credit, of course po, huwag tayong magbabaya ng pagbabaya dito or huwag tayong mag-abandon ng loan natin dito. Dahil nga po, banks ang may hawak nito, of course, nagre-report po ito sa CIC, which is ayaw natin mangyari. Ma-report yung name natin sa CIC. Alam nyo naman kung anong mangyayari. Malaki po yung possibility po na mahihirapan na tayo makapangutang sa ibang loan platforms, loan institutions, lending corporations. Kapag may record tayo sa CIC, dahil nga po, possible, bababa yung ating credit score. Dahil lang po sa may in-abandon po tayong mga legit po na app na nagpapautang like itong si Maya at saka si GCash. And by the way, kung tatanungin niyo po ako kung which is better sa kanilang dalawa, si Maya Credit ba or si G-Credit pa to avail a loan, para sa akin po, no, it is better to have both. Of course, iba-iba naman po sila ng app and iba-iba po sila ng loan offer sa atin or loan opportunity in the future, di ba? And we know naman, they are the top leading e-wallets po in the Philippines. Sila lang po talaga ang leading payment options talaga ngayon kasi napakadali lang po nila gamitin. Ngayon, kung mababa pa lang yung offer natin sa mga ito, no, sa mga credit line na to, no, so tiyaga lang po tayo at alagaan yung account natin. And ito pa nga, so kaya naman nag-avail din ako ng Maya Credit. Ang ina-after ko naman po dito is ang kanyang Maya Personal Loan, which is talagang sobrang laki ng offer nila and then ang baba ng interest. Which is kay G-Credit po, hindi po ako nag-after dito na i-maintain ko talaga siya, no? Kasi si GCash kasi may pag-G-Loan, may pag-G-Gift. So doon pa lang nakota na rin naman tayo. Anyways, the only tips that I can share to you, no, para mas ma-increasean tayo dito, mag-garantay ng magandang offer dito sa Maya Credit and sa G-Credit, no, is to use this frequently. Gamitin talaga natin once na may offer tayo dito. Kasi usually, sa mga ganito pong nag-o-offer, lalo sa mga legit, ano, is hindi rin talaga tayo umuusad. Lalo pag makikita nila na dalang natin mangutang o hindi tayo nangungutang. Gustong-gusto nila na once na may offer sila, i-grab natin. Those are my basic comparison regarding the two credit line na ito, which is Maya Credit and G-Credit. Alam ko, ito lang din naman yung gusto natin malaman, yung mga basic. Lalo sa mga bago pang walang knowledge sa ganito or walang alam sa ganito. And lagi nyo naman kinocompare din. So, ito na yun. So, don't worry. I-update ko kayo regarding Maya Credit and G-Credit versus their comparison kung anong update. So, isi-share ko yan sa inyo. So, by the way, sino sa inyo dito yung may G-Credit na at may Maya Credit na? Magkano yung offer sa inyo currently? Magkano yung interest na ino-offer sa inyo? Kumusta yung experience nyo dito? So, comment down below po para po aware po yung ating ibang viewers. And nagbabasa po ako nyan and para din aware din po ako. So, yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click niyo yung bell button para po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!